Hello mga boss. Ang gagawin naman natin ngayon ay isang microwave oven na digital type. So ang brand nito, ayan, Cambrook. So yan yung kanyang brand. Ang issue naman nitong microwave oven na to, base sa nagpapaayos, ay ayaw daw mag-start. So yun bali ang problema nitong microwave oven. So nagpa-power on naman tong microwave mga boss, bali ang problema lang yung kanyang start button. So, ayaw mag-response. So, bago natin buksan tong unit, mga boss, ito try ko na muna para may pagkita sa inyo yung problema nitong microwave. So, saksak ko lang. Ayan, kung napansin nyo, bale, nagon tong microwave oven. Ayan siya. Ngayon, mga boss, itry natin na pindutin tong kanyang start. Ayan, dapat pagpindot natin dito sa start na yan, matik, lalabas yung 1 minute dito sa kanyang display, tapos mag-start na tong microwave. So, pansinin nyo mga boss. So, ayan, kung titignan natin, kahit anong pindot ko dito sa kanyang start, so, hindi nagre-response mga boss. Dapat, pag pindot natin dito sa start, under na tong microwave. So, yung mga ibang pads, ayan, kung titignan nyo, nagre-response naman. So, yung start button lang talaga yung ayaw mag-response. So, ulitin ko mga boss, ayan. So, kahit anong pindot natin dito sa kanyang start, so, hindi nag-start tong microwave oven. So, yan yung ayusin natin ngayon. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, ma-notify kayo. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nabuksan ko na tong microwave oven. So, sa mga beginners dyan, bale, ayan yung kanyang loob, mga boss, dito sa mga microwave oven. Titignan natin, so, ito naman pala yung kanyang magnetron. So, sa mga hindi pa nakakaalam dyan, bale, yan yung tinatawag na magnetron. So, yung magnetron na yan, yan yung nagbibigay init sa pinapainit natin. Tapos, ito naman yung kanyang transformer. Tapos, yung kanyang capacitor, ayan. Tapos, mga boss, ito naman yung kanyang board para sa kanyang mga pads or buttons. Ayan. So, dahil ang problema nitong microwave oven na to, nakita nyo naman, mga boss, yung kanyang start. So, hindi nagre-response ng kanyang start. So, bale, dito lang tayo mag-focus, mga boss, dito sa kanyang board. So, dito, wala tayong gagalawin dito, mga boss. Bale, dito lang. Ayan. So, ngayon, simulan natin yung pag-repair dito. Bale, tatanggalin na muna natin yan. So, ang pagtanggal dito, napakadali lang. So, sa mga beginners dyan, panoorin yung mabuti. So, unang gagawin natin dito, mga boss, para matanggal natin yan, yung kanyang control. So, unang gagawin natin, bale, bubuksan na muna natin tong pinto nitong microwave. Tapos, sunod, bale, meron yan na tornilyo dito. Ayan, yung isang tornilyo na yan ay tatanggalin natin. So, tanggalin ko lang. So, after natin matanggal yung isang tornilyo, mga boss, so, pwede na natin tanggalin tong kanyang control. So, ang gawin lang natin yan, angat lang natin paitaas para matanggal ng kusa. Ayun, so ganun lang kadali. Ngayon mga boss, sunod naman na gagawin natin, ayan, kung titignan nyo, meron mga wire na connected dito sa kanyang control board. So yung mga wire na yan mga boss, bale, tatanggalin na muna natin yan, connected dito sa kanyang control board. So sa mga beginners dyan, so huwag kayong mag-alala mga boss, kahit nabunutin natin lahat na sabay-sabay yung mga wire na yan. So, malayo naman tayo malito. Kasi nga, kung titingnan natin, iba-iba naman yung kanyang mga socket. So, meron naman mga socket, mga boss, itong mga wire. So, itong dalawa na yan, mga boss, connected dito sa relay. So, bubunutin din natin yan. So, dyan, huwag din kayo mag-alala, mga boss, sa mga beginners dyan. Kahit na magkabaliktad natin na ilagay yan, or ibalik dito sa kanyang relay, mamayang maayos na natin itong microwave. So, walang problema. Okay lang yan na magkabaligtad mga boss, yung dalawang wire na yan connected dito sa kanyang relay.
Ngayon mo, boss, after natin matanggal yung mga wire connected dito sa kanyang control board, so itatabi na muna natin itong microwave kasi dito tayo sa control board mag-focus. Ayan. Ngayon mo, boss, bale, tatanggalin na muna natin yung mga tornilyo nitong kanyang control board. Ayan. So, tanggalin ko lang muna. Ngayon mo, boss, after natin matanggal yung mga screw nitong kanyang control board, so tatanggalin na rin natin tong kanyang ribbon para sa pads. So pagtanggal dyan mo, boss, ayan, meron lock tong kanyang ribbon. So ilayin lang natin yung lock, tapos bunutin na natin tong ribbon. So ganun lang yung pagtanggal dyan mo, boss. So after natin matanggal yung board, so sunod naman mo, boss, punta tayo dito sa harapan nitong control. Ayan, so tatanggalin natin yan. So tanggalin ko lang muna. So ayan mo, boss, tatanggalin ko lang muna itong pinaka front nitong kanyang mga buttons or pads, itong microwave. So gamit lang tayo ng cutter para matanggal natin yan kasi mo, boss, nakadikit lang naman yan. So ang purpose pala natin, kaya tinatanggal natin yan para yun na nga, may labas natin or makita natin yung mismong keypads nitong microwave. So ito palang microwave oven na to mo, boss. So hindi button type yung ginamit dito. Ayan, kung titignan nyo, bali ang ginamit dito mo, boss, ay keypad. Katulad sa mga laptop mo, boss. So ayan, kung titignan nyo, bali natanggal ko na yung pinaka front pads nitong microwave oven. So, bali, ayan na yung pinaka-keypads nitong microwave. So, ngayon mga boss, tatanggalin din natin yan. So, gamit din ulit tayo ng cutter. So, pagdating dito mga boss, dito sa mismong keypads nitong microwave oven. So, ingat lang sa pagtanggal. Baka kasi mapunit natin ito mga boss. So, lalo tayong mahirapan sa pag-repair dito sa kanyang pads or keypads. So, madikit lang yan mga boss. Kaya, tiyaga lang. Daan-daan lang, matatanggal din naman yan. So, ipo-forward ko na yung video para madali na tayo. So, ayan, kung titignan nyo, bale, ito yung keypad nitong microwave oven. So, bale, dito tayo magre-repair mo, boss. Pagka alam ko sa mga ganitong pads dito sa microwave oven, alam ko mga boss, wala tayong mabibilan ng ganito. Kaya ang gagawin lang natin dito, bale, i-repair lang natin. So ito palang mga ganitong klaseng keypads mga boss, medyo may kahirapan din i-repair to kasi nga ang ginamit ng mga circuit dito sa keypads na to ay carbon. So yung nakikita nyong mga guhit na yan na kulay puti at bilog, so mga carbon yan. So ang mahirap dito mo boss, in case man na nakita natin yung putol or cut dito sa keypad, so hindi tayo po pwede gumamit ng soldering iron dito para idugto kasi nga carbon type yung kanyang keypads. At isa pa mo boss, nakikita nyo naman ay plastic. So hindi tayo pwede gumamit ng soldering iron dito para idugtong yung nakita natin na cut or putol dito sa keypads na to. Pero ganun pa man, meron tayong remedyo dyan mo boss kung paano natin ayusin itong keypads na to. Ngayon mo boss, bale, hanapin na natin yung cut dito or putol dito sa keypad. Ayan. So kung titignan natin, bale, yan yung kanyang start. Kung papansin ninyo, ayan, bale, ganyan yung piston nito. So kung titignan natin, bale, ito yung kanyang start. So, yung start na yan, ititrace lang natin yung kanyang circuit kung saan pumunta. Ayan, kung papansin ninyo, bale, binaklas ko tong kanyang keypads para yun na nga, ma-check natin yung kanyang continuity nitong kanyang start. So, kung papansin ninyo pala mo, boss, itong keypads, bale, binaklas ko mo, boss, ayan, para yun na nga, lumitaw yung pinaka-carbon at para mapag-test point tayo. At para na rin makapag-test tayo ng continuity dito sa kanyang start. So, kabilaan yan mo, boss. Ayan. So, ititrace natin yan dito sa kanyang pinaka-pin or terminal. Ayan.
So, gawin natin mga boss, ititest natin yung continuity nitong kanyang start. Bale, magte-test point tayo dito, tapos yung isang test probe dito naman. So, tignan natin kung meron tayong makuhang continuity. So, ayan, bale, gagawin na natin. So, iti-check na natin yung continuity nitong kanyang start. Ayan, bale, nakaset yung ating tester sa buzzer. So, ngayon, itest natin, ayan. Ayan, kung naririnig nyo, nagbabuzzer yung ating tester. So, susundan natin yan. Bale, na-trace ko na pala kanina yan, mga boss. Bale, dito siya pumunta. So, pagdating dito, wala na tayong naririnig na buzzer. Pero dito, ayan. Kung papansin ninyo, dito, bale, nagbabuzzer. Pero pagdating dito, wala na. So, ibig sabihin, mga boss, yung linya na yan, so, meron siyang cut dyan. Ngayon, check naman natin yung kabila. So, dito naman sa kabila mo, boss, bale yung circuit niyan. Bale, dito siya pumunta. Ayan, dito sa likod. So, wait lang mo, boss. Ayan. So, tignan natin kung meron ba tayong makuhang continuity dito sa circuit nitong kabilang start. Ayan. So, kung napapansin ninyo, ayan o, nagbabuzzer itong kabila. So, nakita natin mga boss, yung isang linya nitong kanyang start, ayan. Pagdating dito, wala na tayong naririnig na buzzer. So, posible, meron cut yan. Kaya hindi nagbabuzzer yung ating tester. Ngayon mga boss, sunod na gagawin natin. Ngayon, meron na tayong idea kung saan yung putol nitong kanyang keypad. So, ayan. Yan na nga, yung linya na yan. So, napansin ko, dito sa parting ito, meron akong nakikitang maitim mo, boss. So, posible, dyan siya putol, kaya wala tayong makuhang continuity pagdating dito sa isang linya nitong start, nitong kanyang circuit. So, iti-check ko lang ito mo, boss. So, ayan, kung titignan nyo, bale, nahanap ko na yung putol dito sa keypads na to. Ayan, so tama ako mga boss, dito sa kulay itim na yan. So, dyan nga putol tong circuit na yan. So, ang gagawin natin, bale, lalagyan lang natin ng jumper yan para yun na nga may dugtong natin. So, ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang ma-jumper yung circuit na nakita natin na putol dito sa keypads na yan. So, hindi ko na pala nakuha na ng video nung nilagay ko yung jumper kasi nga medyo matagal kasi mga boss bago ko na-jumper yung cut na circuit na yan. So, bale, ang ginawa ko lang naman mga boss, ayan, kumuha lang ako ng isang pirasong copper tapos pinato lang natin dun sa circuit na nakita natin na putol. Siyempre mga boss, bago natin ipatong yung copper, siyempre kailangan na muna natin kiskisin yung circuit para yun na nga mag-contact yung copper dito sa circuit. So, tapos nilagyan ko lang ng double-sided tape para yun na nga dumikit yung copper dito sa mismong circuit nitong keypads. Bale, yan pala yung ginamit kong double-sided tape mga boss na pandikit para yun na nga mas madikit yung copier dito sa keypads. Ngayon, check natin. So, narinig natin mga boss, meron na tayong narinig na buzzer dito sa linya na yan, dun sa circuit na jinamper natin. So, meaning mo, boss, bale, okay yung pag-jumper natin. So, connected kapag ganyan kasi nga meron tayong narinig na buzzer. Ngayon, mo, boss, sunod na gagawin natin dahil okay na tong keypad. So, nag-jumper na natin yung putol na circuit dito sa keypad. So, i-fix na natin yan, mo, boss, para matesting. Tingnan natin kung magre-response na ba yung start after natin may jumper yung nakita natin na putol na circuit dito sa kanyang keypad. So, buuin ko lang mo boss. So, ipo-forward ko na tong video para madali na tayo.
So ayan, kung titignan nyo, bale, tapos ko nang may balik yung control board nitong microwave oven. Ngayon, ito try na muna natin. Bale, ito yung kanyang power cord. So, try natin. Ayan mga boss, kung papasin ninyo, bale, nag-on na tong microwave oven. Ngayon, try natin na pindutin tong kanyang start. Dapat mga boss, pag pindut natin dito sa kanyang start, matik, lalabas dito 1 minute. Tapos, mag-i-start na tong microwave oven. So, tignan natin. Ayan, kung titignan natin tong kanyang front, bale, ito yung kanyang start. So, pagdating dito, bale, ito yung kanyang start. Ayan. So, pansinin natin mga boss. Tignan natin. So, napansin nyo, ayan, pag pindot ko dito sa kanyang start, so, gumana tong microwave. Ayan, no? So, ito palang microwave oven na ito mga boss. Pag pindot ko dito sa kanyang start, nakita nyo ay 30 seconds lang yung kanyang timer. So, hindi katulad sa mga ibang microwave oven, pag pindot natin dito sa start, ang lalabas dito sa kanyang timer ay 1 minute. So, dito 30 seconds lang. Ayan mga boss, bale, namatay na itong microwave ngayon. Check natin. So, minute naman mga boss, ibig sabihin, okay yung kanyang magnetron. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, naibalik ko na yung pinaka sticker front nitong microwave. Ngayon, titry pa natin ng isang beses ito mga boss. Ayan, kung titignan nyo, bale, nag-on na itong microwave. Ngayon, try natin. So, pansinin nyo mga boss. So, ayan mga boss. Okay na to. Ayan. So, itong kanyang start mga boss, pag pindot natin dito sa kanyang start, yung kanyang timer ay 30 seconds lang. Hindi katulad sa mga ibang microwave, pag pindot dito sa kanyang start, ang labas dito sa kanyang timer ay nasa 1 minute. So, ito mga boss ay 30 seconds lang. Ngayon, kapag dalawang pindot yung ginawa natin dito sa kanyang start, so magiging 60 seconds yun. Ayan mga boss, so tapos na yung kanyang timer. Ngayon, check ulit natin yung kanyang loob kung uminit ba yung kanyang loob. So, uminit naman mga boss, so okay talaga yung kanyang magnetron. So ngayon okay na to mga boss, hanggang dito na lang tong ating video. Sana sa mga beginners kahit papaano meron kayo natutunan dito sa ating video kung paano mag-repair sa mga ganitong problema pagdating sa mga microwave oven na digital type. So kung meron mga kayo natutunan mga boss, huwag nyo naman sanang kalimutan i-like itong ating video. At sa mga bago naman dito sa ating channel, huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo.